sa kayo dyan. Kung ayon tatanungin nyo, okay lang tayo. Ngayon mga guys, ang gagawin natin ay tatalakayin natin ngayon ang electrical works. At most requested po ito, maraming nag-comment sa YouTube channel ko na gawin ng reissue switch. Especially ni Edmar from F&F Company, nag-request siya na paano daw mag-install ng three-way switch. Ang three-way switch, mga kaibigan, mga guys, ito yung usually nakikita natin na dalawang switch na nilalagay sa stairs, hagdanan, ang lights. Pwede mong patayin sa taas at pwede mo din patayin sa baba. Pwede mo i-off sa baba, pwede mo rin i-off sa taas. Ayun mga guys, so ayun, ito na, ready na yung setup natin. At gagamit tayo ng three-way switch, dalawa at isang lights na kaya niyang kontrolin ang isang lights sa dalawang switch. And guys, sisimulan na natin guys. Shoutout muna tayo guys kay Marco James Vasquez at saka ni Edmar, shoutout. And also sa mga electrician dyan na nasa bahay, sana panoorin nyo to kasi minsan may mga electrician na hindi alam kung paano gumawa ng three-way switch. Ito ay lagi nating nakakaligdaan na may three-way switch pala. Kasi iba to sa single switch lang, single lights lang. Iba ang kanyang layout. Ayun mga guys, simulan na natin. Kaya na mga guys, samahan nyo na ako. Hello mga guys, ayun, sisimulan na natin yung paano gawin ang three-way switch. May na-setup na tayo ditong breaker. Siyempre may breaker tayo para makontrol natin yung power. At pangalawa, meron tayong splicing box. Dito tayo kukuha ng power galing sa breaker. And then may linya tayo guys na white and black. So line 1, isang line at is dalawang pangalawang line. At ngayon guys, dito natin ilalagay ang lights. Dito siya ilalagay guys. So ito na naman yung switch 1, switch 2. Ito guys, ito yung nasa taas at ito yung nasa baba. Kung imagine nyo lang guys, dito tayo sa ground floor, itong switch sa ground floor, at ito naman yung switch sa second floor. Kasi usual ginagamit ang three-way switch sa hagdanan, paakyat, or sa stairs. And mga guys, simulan na natin mag-wiring mga guys. Papakita ko sa inyo step by step paano mag-wiring at ano ang layout niya, saan siya pupunta. Sana masundan nyo mga guys, tutok lang kayo dyan para matutunan nyo to paano gagawin, gaano kasimple gagawin ang three-way switch. And mga guys, simulan na natin mga guys. So una, syempre may dalawang line tayo mga guys. Ipapasok natin dito. Isa muna. Yan, black. At ito mga guys, ito naman yung sa white. So yan mga guys. So mga guys, dito mga guys, pasok tayo ng isa dito, isang wire lang dito. Ayan, sana masundan nyo, tingnan nyo lang ano gagawin. So ito pa dito, pasok tayo ng isa dito. Tapos pasok tayo ng dalawa dito. Ayan. So tapos na tayo mag-wiring mga guys. Sana sundan nyo yung layout natin kung saan pumupunta dito sa lights area. So, unahin natin dito guys yung power supply niya. So, i-connect lang natin tong white to white. Okay, gagamit tayo ng ano? Gagamit tayo ng tools. At ito naman, black to black. So, kaya may ano tayo, termination box tayo mga guys para dito natin
magsisimula yung power supply niya. So sunod naman mga guys, itong white na to guys, itap natin dito sa isa papunta sa 3-way switch. Ayan mga guys, kung nakikita nyo, dito siya pupunta, patungo siya dito sa isang switch. So ayan mga guys, install na tayo ng switch. Ang switch pala mga guys, ito, kung nakikita nyo yan, may diagram yan, may layout yan kung saan sasaksak. Then may ginawa ako ditong ano, diagram mga guys. So ito yung 3-way switch. May 0 siya, 3, tapos may 1. So may broken line siya mga guys. So kung i-compare natin yan sa single switch lang, ganito lang yung layout niya. Isang ano lang, isang switch lang dito. Dito magkaibang layout niya. So dito tayo, 3-way switch tayo mga guys. So ayan, kung nakikita nyo yung ano na yan mga guys, ayan, yung layout na yan dito. So sa 0 tayo pupunta. Ito 0 to guys, sa 0. So tingnan lang natin kung asan yung 0. Ito 0 to. So nakatap na tayo sa 0 mga guys. Dito kahit saan dito, dalawang butas to eh. And dalawang butas. So 0, sa 0 natin to i-tap. Ito nasa 0 siya. And then sa 0 siya ang white dito. Then ito naman i-tap natin to sa 1. 1 at saka 3. Pwede din magkabaliktad to mga guys. Okay lang to magkabaliktaran, 1 at saka 3 dito. So papunta dito itong white na to sa 0. 0 siya mga guys. So nakikita nyo yan, ang white dito 0. So ang itong dalawang block na to 1 at saka 3. So dito naman tayo sa isang, ayun mga guys, dito na tayo sa second switch. Ito mga guys, second switch, the same 3-way, the same setup nito. So una, itong isang ano na to, line na to dito, itong isang live na to papunta sa isang switch, tsaka ang isa dito papunta dito. So i-connect lang natin to sa 0. Hanapin lang natin 0. Then the same dito setup, 1 tsaka 3. Pwede din magkabaliktad, okay lang yan, no worries yan. And mga guys, natap na natin yung dalawang switch na the same setup dito, patungo dito, isang line dito galing sa white supply natin dito, papunta siya sa isang switch. So itong white sa 0, isang block, so 1, isang block, ito siya 0, then papunta siya dito, naka 0 siya. Then itong dalawa na to, 1 at saka 3 sa diagram natin. So the same din na setup dito, may dalawang block na papunta dito sa isang switch. So 1 at saka 3, tapos 0 ito white, papunta naman dito sa lights natin. So ito siya mga guys, itong last na pumunta dito sa galing sa switch, ito yung i-install natin sa socket natin mga guys, ito. And then ito namang isang supply dito guys, galing sa power supply na to, itong block, ito yung magdudugtong sa socket, ito yun. So mga guys, ayun, i-install na natin yung ano natin, lights na socket natin. Tapos yung isa, so galing sa supply. So mga guys, ayun, i-tape muna natin to para ma-close natin. So black, patungo sa lights. Itong white naman supply, patungo sa switch 1, 0.
So yun mga guys, i-ano lang natin to mga guys, scroll lang natin to para paano na natin to, testing na natin. So yun mga guys, i-testing natin. Tingnan natin kung gagana ba siya. So ito, i-screw natin to. Saka ito. Easy na easy lang mga guys. Dapat sundan nyo lang yung paano siya ginawa. Itong junction box na to, ito yung indicator mga guys, termination box to, para magamit natin sa ibang purpose. Kaya to nilalagyan ko talaga to para ma-emphasize natin kung saan tayo kukuha ng supply. Kung mag-extend ka ng power, extend ka ng lights, extend ka ng outlet, dito tayo kukuha mga guys. So ayun mga guys, ititesting na natin. So off lang natin muna yung breaker. Kailangan naka-safety, so i-on natin mga guys. So i-on natin mga guys. So dito tayo sa isang switch. So okay na siya mga guys. So pwede nating patayin dito. Ayan. So pwede din nating i-on dito, pwede din nating off dito. So ganun lang kasimple mga guys. Ang diagram ng ano, three-way switch natin may 0, 1, 3. Yan ang diagram niya guys. Then tabunan lang natin to para maganda siya tingnan. So ulitin natin mga guys, circuit breaker. I-on lang natin bago natin pailawin. Then switch 1 tayo. Off natin dito. Then on naman natin dito. So imagine niyo mga guys, kung itong switch na to nasa baba, pwede din yung patayin. So kung nasa second floor kayo, pwede din ninyong i-on to dito sa second floor at pwede din ninyong patayin. So kahit saan kayo, nasa second floor kayo or nasa baba kayo, pwede nating kontrolin yan. So ayan mga guys. So ganun lang kasimple mga guys. Meron tayong circuit breaker dito na nagkukontrol sa main power natin. Pwede nating i-off to. So ayan mga guys. So ito yung junction box, termination box. Dito ka kukuha ng power kung mag-add ka or mag-extend ka ng ibang purpose mo ng lighting mo. So patayin natin sa taas, pwedeng pwede. I-on natin sa baba, pwedeng pwede. Pwede natin patayin sa baba, pwede din. Pwede natin i-on sa baba, pwede din. Pwede natin patayin sa baba. So ito na yung project natin mga guys, tapos na siya. So ayan, malinis na siya tingnan. At lagi nating pinapaalala na kailangan ma-insulation, kailangan safety tayo lagi sa ating mga tinatrabaho. In terms especially sa electrical, kailangan may main breaker tayo sa taas, going on, pag going down, naka-off yan. So may termination box tayo, tapos dito natin lights natin. Ayun nga, three-way tayo, so may switch 1 tayo. Switch 1. So, i-on lang natin tong breaker. So, may switch 1 tayo. So, ayan. So, pwede nating patayin dito sa taas. Switch 2. So, pwede din nating i-on dito. Pwede din nating patayin dito. So, switch 1 sa baba. Switch 2 sa taas. Kung imaginein mo, kung sa bahay tayo, sa ground floor, second floor, pwede nating i-on dito. Pwede nating i-off dyan. Pwede din nating i-on dito, pwede nating off dyan. Pwede nating i-on dito, pwede nating off doon. So ayun mga guys, ganun lang kasimple. Lagi nating iisipin ang safety natin mga guys. Insulation talaga, tamang pag-install ng mga box, tamang paggamit ng mga fixtures, sa electrical fixtures. At syempre, iwas sunog tayo mga guys. Na kailangan safe ang trabaho natin, kailangan natin malinis para hindi mag-cause ng sunog. Ayun mga guys, thank you. Ayun mga guys, sana may natutunan kayo sa vlog na to at sana nasundan nyo yung layout natin sa ating lighting layout. So ito yung isang lights, pwede nating i-on dito, pwede nating i-off dito. So ayun mga guys, so easy lang.
gamit ang three-way switch diagram. Ayan mga guys, 0, 1, 3, yun lang ang ano niya, diagram. Then mga guys, sana nagustuhan niyo yung video na to, at sana i-like nyo at subscribe sa channel ko, at click the notification bell para lagi kayong updated sa gagawin ko. At comment down below kung meron kayong katanungan, meron kayong hindi naintindihan sa videong ito, at para masagot ko naman. And mga guys, thank you. At see you sa next vlog natin. At marami pa tayong tatalakayin about electrical. At comment down below kung gusto mong, may gusto kong ipagawa na gusto mong malaman. Tatalakayin natin yan. No problem mga guys. See you next vlog.